Welcome back sa Buhok Gaming Channel. So, for this episode, guys, pag-usapan natin no, yung Supaki. Okay, na-download ko na siya sa Google. Okay, actually, itong apps na to, sa mga hindi nakakaalam, no, pretty much, kung aware kayo sa Epic Games, sa Steam, okay, kahit sa Google Play, itong Supaki, yung mga games dito, okay, yung mga nalulot nyo ng mga items, yung mga na-farm nyo ng mga pera, crowns, token, pwede nyong i-convert sa GCash, okay? Marami na silang supported na games dito sa kanilang application at iisa-isay natin. Tuturuan ko din kayo paano bumili ng NFT. Guys, sa application ni Supaki, napakamura pa lang ng mga NFTs nila. Guys, don't worry, yung mga application na nandito is naka-affiliate din sa kanilang mga platform. For example, click natin tong ito mga AAA game to. For example, Matrix file, no? So pag kinlik mo yung get, mapupunta ka pa rin sa Google Play. Okay? So ibig sabihin itong game na to naka-affiliate din kay Supaki. So ibig sabihin yung mga item na malulut mo sa game na to magkakaroon ng value, pwede mong i-convert sa GCash. Just imagine, nag-a-addict ka ng game, naglalaro ka, pero yung mga nakukuha mong weapon, yung mga nakukuha mong item, pwede mong ibenta sa GCash. Siguro, yung mga mahilig maglaro ng mobile device, right now, ayun siguro yung napapansin nyo, yung mga item na nabibili nyo, nakalock na yan sa account nyo. Kung gusto nyong benta yung mga item na yan, definitely yung buong account yung ibebenta nyo. Okay? Ganun yung mga nangyayari. Ganun na yung nagiging trend pagdating dito sa mga application na to. Yun yung pinagkaiba niya kay Supaki. Okay? Itong si Supaki, bibigyan tayo ng power para mabenta natin yung mga application natin sa napaka murang halaga. Okay? Mura natin mabibili yung NFT, pero mahal natin mabibenta. Siyempre, depende sa mga items na makukuha natin. So, iba-iba yan. Meron na silang mga Trade Fighters, MOBA. So, madami ng game na applicable dito. Kahit yung game na mga nasa Steam, okay, applicable na rin dito. For example, ito yung nagte-trending nila, itong Hunters on Chain, na download ko na to. Papakita ko din sa inyo kung paano laruin and then paano bumili ng NFT. For example, nandito na kayo sa Hunters on Chain. In your end, guys, ang nakalagay dito, get, no? Mapupunta kayo sa Google Play. Pero dahil na-download ko na, pag kinlik ko yung play, lalaroin ko na yung mismong game. So, for example, kinlik ko tong trade item. Yan. Pag kinlik mo yung trade item, dito sa Hunters on Chain, makikita nyo yung mga available na NFT. Okay? Itong mga NFT na to, ito rin yung gagamitin natin in-game later on. Again, mura lang tong mga NFT na to. For example, gusto mong bilhin tong Druid. Yan. I-click mo lang yan. And then from here on, makikita mo yung rarity niya. Common lang. Okay? And then, ito yung importante niya, no? Kung nasa ang category kayo. So, gagamitin niyo siya in-game sa mismong Hunters on Chain. Okay, yan yung gagamitin natin. And then, syempre, yung mga attributes ng mga NFT na to. So, ang tanong siguro, Book Gaming, gusto ko laruin tong Hunters on Chain, pero wala pa akong NFT. Yes, guys, free to play, malalaro nyo tong Hunters on Chain. Pero, kung gusto nyo kumita o gusto nyo magkaroon ng earning, mas maganda talaga kung may NFT kayo. Ang sabi ko nga, magpa-farm tayo, talaga maglalaro tayo, magpapalevel tayo kasi nga yung mga NFT na bibili natin, mas malakas sila kaysa sa mga default na item, na heroes na magagamit natin sa in-game. Yung mga free, alam naman natin, syempre may mga basic stats lang yan, hindi sila ganun kalakas. Especially kung nagpa-farm ka, kailangan natin is yung mas malakas na item, mas magaling na hero. So for example, no, bili natin itong Ink Master. No? So, for example lang, no, so mura lang naman, 58 pesos. Same procedure lang, click lang natin itong Buy Now. And then, select payment method. Again, guys, ha, pay via QR code yung pipiliin natin. Kasi nandito si GCash, alright? Yan, so piliin natin, again, GCash. Redirect lang. And then, lalagin ko lang yung GCash ko. Pag nabili ko na, balik kagad tayo dito. Okay? So, ayan. Nalagin ko na. So, pay now. So, click nyo lang tong My Inventory para makita nyo yung character nyo. No? So, ito na yung character natin. And then, click nyo lang. So, meron yan. Sell now. Tsaka send to game. So, syempre, para malaro natin, mapunta sa platform, click lang natin tong send to game. In my case, nakopy ko na yung wallet address ko. Yung wallet address nyo, tsaka tong add profile ID, lahat yan makikita nyo in-game, no? So, paste lang natin.
Ito, nakuha ko lang din yan sa in-game ko, no? So, click ko lang confirm para mapadala na yan sa mismong game natin. Papakita ko din sa inyo later on kung paano ko siya ma-navigate, no? So guys, after a few minutes, 2 minutes lang halos yun, dumating na sa item natin. So lalaruin na natin yung game. Click lang natin yung hunters on, and then click lang natin itong play. So guys, para makita nyo yung hunters nyo, click nyo lang itong hunters. Ito na yung bagong bili natin, lumabas na, no? So pwede na natin gamitin later on yan. Pero bago natin gamitin yan, click nyo muna to para makita nyo yung ID nyo, no? Click nyo itong profile. Ito yung kaninang ID na ginamit natin. Click nyo lang yan para makopy nyo. And then for the wallet naman, punta lang kayo dito sa settings. Click nyo lang itong wallet. Hindi ko na i-click pa kasi lalaki ulit eh. Click nyo lang itong wallet para makopy nyo yung wallet address nyo kasi ipipaste nyo rin yan. And then for example, papalitan natin ito. No? For example, gusto natin palitan niya. Click nyo lang itong mismong buto. Ganyan. Then select. Para siya na yung pwede natin gamitin. Pero yun nga, ito muna yung gagamitin ko. Okay, para malaro natin. So, simulan na natin yung paglalaro. Alright? And then yung play mode natin, pwede nyo baguhin yan. May iba't ibang play mode kasi yan. Okay, pero mas prepared ko yung hunt. So, click lang natin yung play. So, 4 player yung inaabangan natin. So, napakaganda ng laro. Okay, maganda yung game niya. Basic lang. Feeling ko, yung mga grinder natin, madali niyong makakabisado to, no? So, mili tayo. Ito tayo si Book G. Unang-una, magpa-level lang muna tayo. Pag nasa range naman yung kalaban, guys, automatic naman, aatakihin niya na yan, okay? So, kailangan lang natin magpa-level na magpa-level. Yan. So, nung nag-level na tayo, piliin natin itong attack speed para mas mabilis tayong umatak. Yan, no? So, para sa akin, dahil mababa yung range nitong pinili natin character, attack speed yung kukonsentrate natin. So, kaya makasurvive tayo, no? Palakasin natin yung character natin kasi habang tumatagal, lumalakas yung mga mobs dito, okay? So, pag namatay yung ibang player dyan, kung sino yung matira, death strike, yan, lagyan natin ng death strike. Siya yung mananalo, no? Okay, so, hanapin lang natin. So, dito lang ako muna kasi yung ibang area, guys, mataas yung level, no? Ayun na, pag tumataas tayo, nagkaka-death strike, wait na. Okay. So later on, maganda yung death strike, nakakawani tayo. Siguro pag naka-level 4 na tayo. Dito kasi, itong area na to may mga range dito eh. Damage reduction tayo. Since melee tayo, baka mahirapan tayo. Aray ko, yan na. Ang ganda ng skills nun ah. So, medyo masakit pa dito. Ayoko muna dyan. Ayun na, may range kasi dyan. Kaya iniiwasan ko yan. So, pwede tayo mag-heal dito. So, talagang ma-addict ka sa laro na to. Nakaka-addict talaga siya. So, itong game mode na nilalaro natin. At again, as mentioned, yung mga items, yung mga pera na pwede nyong kunin dito, pwede nyo pong ibenta yan. Okay? Maibabalik nyo. Pwede nyong i-convert sa GCash. Again, magkakaroon pa ako ng follow-up dito. So, itong game na nilalaro natin, isa lang to sa napakaraming games na available kay Supaki. Okay, depende kung anong gusto nyong game, anong genre. May mga MOBA game din dyan. Sakit nung kalaban na yun. May mga MOBA games din, no? So, hindi ko pa kaya to. Pagtulungan nga namin. Ayokong tanggihin, masakit. Mamatay na ako. Last it. So, maganda yung skill ko. May pang-lasit, no? So, right now, tayong nangunguna. Nakikita nyo, upper right. Nangunguna tayo. Pero ayoko dyan. Mataas. Hanap muna tayo, no? So, actually, lahat ng kalaban, tumaas na yung level. Focus tayo sa attack speed. Wala pang namamatay, ha? Yun, matay na ako. So, tumataas yung level. So, may kita nyo, depende sa build, kung ano yung pagkakabuild nyo. Again, magkakaroon pa ako ng follow-up dito. Ngayon lang to, okay? Nakaka-addict, nakita nyo naman yung iba't ibang game na pwede nating laruin sa application. Yung application na yung link, ilalagay ko na lang sa description. Pa-double, click na lang. Abangan nyo yung update natin kung ano na yung mga items na pwede naman natin ma-benta or mabili. So, again, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!